Guas Station. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, sigurado maaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma-impluensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo, ito ang mission, uubusin na kayo. Bigwas ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo, ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. The views and opinions expressed by the hosts and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliate. Tamang oras sa buong kabuluan, ganap na pong alas 11:11, tumbok sahod. Magandang tanghali po sa lahat po ng ating mga viewers and followers and sharers at likers. Ako po ang inyong Commander Latigo Bobby Aquino, mabangis mabanglo, kasama po ang aking mga keruin, si Dr. Leo at si Dr. David. Kami po ang Argumento! Kumusta na po kayo? Ano na po ang pananghalian na inihahanda ninyo? Uy, sarap yan, yung kare-karing buntot, Brad. Ang kare-kare, karaniwan eh, buntot ng baka ang ating nasusubukan. Ha? Nasubukan nyo na ho bang magkare-kare ng buntot ng pato? Ha? Hindi, may buntot yun, Brad. Yung puwel. O yung puro puwel. May nabibili kasi puro puwel lang eh. Di ba yung binabarbecue? O subukan mo ikare-kare yan, Brad. O, kare-karenas. Yung kasi sabi ng kapitbahay ko, tinanong ko eh. Ano ba ulam ninyo, Eka? Eh, sabi, karne at saka kari-kariras. Ha? Kari-kari at saka karne. Ba, sarap ulam nyo. Sabi niya, kari-karinas at saka karninas. Parang wala akong pinamahan eh. Yun pa rin yun eh. Eh, itong mga oras na ito, habang kayo naghihiwa ng sibuyas, ha? At kayo'y umiiyak, ha? Eh, yun ang dulo ng kutsilyo, lagyan nyo ng lumang tinapay na pandesal kaninang umaga, piraso, o kaya loaf bread, lagyan nyo, bago nyo ipanghiwa ng sibuyas, sisip-sipin nyo yung katas ng sibuyas na nakapagpapaluha sa inyo. Yan, tips yan ha, o pag naghihiwa kayo ng sibuyas, ganun. O, kasi pag pumupunta ako sa ibang bahay, ang tinitingnan ko, pag pumunta ako ng kusina, kinukuha ko yung kutsilyo. Pinapatong ko sa kuko ko. Pag kumagat, ibig sabihin masarap magluto ang bahay na yan. Oh, totoo yan. Yan ang testing. Kasi pagka mapuro lang kutsilyo, ibig sabihin hindi nagagamit. Hindi marunong magluto. Eh ako, bilang nag-aral ng culinary, alam ko yan. Pag matalim ang kutsilyo sa kusina, ibig sabihin marunong yung nagluluto. Yan, Bradley. Oh. Kaya pagpunta ka sa ibang bahay,
Tingnan mo. Huwag yun. Palakol yun eh. Huwag yung palakol. Ibig sabihin, pag matalim yung palakol, tumakbo ka na, Brad. Baka ihalihaw sa'yo yan. Yung kutsilo lang, sabi kong testingin mo. Huwag yung palakol. Kasi pag palakol ang tinitin, ba matalim ang palakol nito, uwi na ako. Sige po, sige po. Busog na, busog pa ako eh. Sige po, sa ibang araw na lang, talim yung palakol eh. Ano po ba pag-uusapan natin ngayon, mga viewers natin, mga mahal nating kabigwas? Pag-uusapan ho natin ang butas ng mukha ni Manolo Pabis. Kilala niyo si Manolo Pabis? Oh, yun yung, ah, hindi, punta tayo sa medyo present. Oh, si Jose Manalo. Oh, yung medyo may mga butas, butas-butas, na parang buwan. Ha? Oh. Eh, yan ho ang ating nasasalamin eh. Yan ho ang ating nakikita. Yan ho ang ating napupuna. Yan ho ang ating nakikita. Sa ating pangunahing lansangan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Brad. Eh, ang dulo, ha? Oh, ang konteksto, mga palpak na proyektong pangalsada sa lungsod. Yun po ang konteksto ng ating pag-uusapan ngayon. Kayo po ba ay napansin ninyo ang inyong mga pangalsada? Oh, na parahong mga, anong tawag dito? Haliparot na laspag. Haliparot na laspag. Sabi nga ni Brad Tommy, eh okay pa daw ho yung sungka. Kasi yung sungka, naiiwas-iwasan yung mga sunog bahay, di ba? Oh, naiiwas-iwasan eh. Pero yung mga pangalsada natin, mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Puerto Princesa, bakit? Eh bakit? Nyari! Eh, napalupot na yung manibela ng tricycle, kaiikot ng kaliwa at kanan eh. Hindi malaman kung paano iiwas sa mga lubak na nandiri yan eh. Subukan nyo magdaan sa Manalo. Simula Manalo Street, ang tawag nila doon, Shabu Boulevard. Oh, simula dyan sa Burgos, Manalo. Hanggang doon sa dulo sa may Abrea, sa may airport. Ha? Yung Manalo! Manalo Street na yan, Brad. Ha? Makakalug-utak. Pag sumakay ka sa taxicale, yung taxi kasi sa atin dito, mahal eh. Pag sumakay ka sa taxicale, bago ka makarating sa Abrea Road, Brad. Ha? Taho na ang utak mo. Uy, kawawa naman yung mga gamunggo lang ang utak. Tatalbog-talbog yung sa bungo mo. Kasabay yung pag-ikot ng matanggal. Eh, ano ang nangyari? Eh, nang unang termino ni Mayor Lucilo R. Byron, ha? Nandiriyan ako sa City Hall as a City Press Corps. Ha? Nasaksiyan ko ang pagbubukas, ha? Ang pagpapasinaya ng napakaraming pangalsada sa loob ng lungsod ng Puerto Princesa sa pangunguna ni Mayor Lucilo R. Byron. Palakpakan tayo nun, brady. Ang lakas ko pumalakpak na gano'n. Yay! Nyari! Hindi pa natatapos ang termino, Brad, eh. Baku-bakuna, eh. Ha? Parang bakuna. Ikaw ba, Brad Leo, nagpabakuna? O yung bumabaon? O pagka, ano, magsusugat, tapos pagka gumaling, makita mo, nakabaon na. Diyan mo daw malalaman, Brad Leo, kung ang bakuna mo buhay o patay. Diba? Natitesting yan, Brad, eh. Kasi pagka gusto mong malaman kung buhay yung bakuna, sa kaliwa yan eh. O iba sa kanan, kami sa kanan pa nun eh. O, para malaman mo kung buhay yung bakuna, kasi pagpatay yung bakuna, hindi piktibo. Pag buhay yung bakuna, ipataas mo yung kamay. Makikita mo, nandito yung mga ugat eh. Mga balay mo. Ibig sabihin yan, buhay. Pag walang ugat, Brad, patay yung bakuna. Yan na naman kayo. Pati pag-testing ng bakuna. Ha? Hindi kasi nung mga kabataan ko pa, kabinataan ko pa, naglalaro kami ng basketball, di ba nakasando ka lang naman, oh? May number, yung jersey mo. Lele up ka ngayon, Brad, ha? Pag take off mo dun sa 15-foot line, Brad, ha? Ha? Bumaba ka na! Bumaba ka! Tagal sa area, Brad, eh. Nagbukas pa ng dyaryo. Nak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 
ganun katagal sa ere. Nung ako naglalaro pa ng basketball. parang nahalataan nyo ng binubola ko lang kayo. Oh. Hindi, nung naglalaro ko ng basketball kasi uno ang laro ko eh. Alam nyo yung uno? Oh, point guard. Yan. Mga laro nung uno. Nung those were the days, ha?
pag lumiap ako sa ere, brad, ang tagal ko sa ere. Nagkakape pa ako sa ere. Sabay bunot ng suklay nun, ha? Habang lumiliap, nagsusuklay pa yon. Alam mo yung layup na sinasabi, walang tignan? O sa English, no look, brad. Hindi na tinitingnan yun, walang tignan, brad. alam nyo, iniisip ko tuloy, nalungkot ako eh, bakit ang daming nabuksan na kalsada sa ating lungsod ng Puerto Princesa? Ano na nangyari? Bakit nagre-reklamo ang mga tricycle driver, mga multi-cab driver, na ayaw na silang papasada, hindi na maayaw papasadahin, na hindi na sila makapasada dahil grabe ng gastos nila sa kakapapalit pyesa, sa dami na nasisira sa under chassis. Yung kanila mga multi-cab, nagkabingkong-bingkong na. Yung tulong ng tricycle, 8 na, brad, 8! Nakasakay ka naman ng tricycle ng 8 yung gulong? Ha? Yung bang makakalugutan? Otso na yung gulong sa dami ng lubak dito sa kalsada natin sa loob ng Puerto Princesa. Bakit to ganon? Mayor? Mayor? Mayor! Mayor! Anyari? Ay kung uuliratin natin, ha? Alam nyo, ano ho ba ang totoong dahilan? Bakit nasa laula? Ha? Ito pong magandang layunin ng proyektong ito na ipinaglilingkod sa bayan ng ating administrasyon ngayon. Yan ang sasagutin natin, bakit nasa laula? Ha? Kasi nasa laula, brad eh. Pero bago yan, basahin natin si ating pong mga comment kay Rufy Sanbales. Morning, sir. Morning din sa'yo. At kay Neuron Marines. My baby extra 25. Ba? Ano yun? Extra 25. Parang ano yan, ha? O kaya, Osania Res Destua, bakit wala po si Sir Tommy? Nasa Carolina Reaper po, namimitas. Namimitas ng sili. Meron kasing sili na tumalo doon sa siling demonyo, brad, eh. Yung may buntot na Carolina Reaper, ay, kahit si Boy Tapang, brad, sumuko dyan. pag-usapan natin yung mga lubak-lubak na pangalsada dito, na ipinaglilingkod sa atin ng administrasyon. Unang termino, unang taon, ang daming binuksan na pangalsada sa lungsod. Natapos, palakpakan tayo. Pero bakit ito ngayon, tila ho baga, malala pa sa sungka? Ha? Na nagka-8-8 na yung mga gulong ng mga tricycle. Kaya yung stereo nila doon, Bradley, yun, tugtog iba eh. 8-8! 8-8 na! 8-8! Na-8 na yung mga gulong nila eh. Ha? Sa dami ng lubak! Sabi ho nung ilang mga inhinyero na nakausap natin, substandard. Ibig sabihin, mababang uri ng pagkakayari ng mga kalsadang ito o substandard. Bakit ito substandard? Yan daw po ay tinipid sa materyales upang kumita ang kontraktor ng proyekto. Siyempre, pag ikaw ang kontraktor, gusto mong kumita. Alam naman, nagka-project ka, tas abono ka. Walang ganun. Gusto mong kumita. So, maliit yung halaga ng kontrata. Malaking tongpats. Ha? May tongpats, brad eh. Oh, bago makarating sa yung project, may 5% si Kwan, 5% si yung mga Korean. Ang dami kasing Korean dito sa ating pamahalan eh. Joel, mahalata mo kung opa yan. Pag sinabi siya, Joel, magkano Korean? Magkano Korean? Magkano Korean? Aba, puro sila, opa Gangnam Style. May mapupunta doon sa kontraktor, nabawasan na ng 20%, kukuwentain niya yung proyekto, kung isang kilometro yung kalsada, hindi kakasya, babawasan ng materyales, paliliitin ng mga bakal, babawasan ng simento, dadagdagan ng buhangin, dadagdagan ng bato. Nangyari! Ito yung sinasabi ng inhinyero na substandard projects. Deka muna! Substandard ka dyan eh. Meron naman quality testing materials. O, di ba? O, di, sa PEO, nakapagtrabaho ko dyan eh. Quality testing of materials. Yung ginawa yung kalsada, iiwanan niya ng muhon, bubutasan niyan, kukunin yun, yung sample.
Ilalagay yan sa hydraulic machine, i-re-reading yung strength of material gano'ng kalakas o gano'ng katibay. O pag sinabing 60%, bagsak yan. 75% pataas yung tibay, pasado na yan bago papipirmahan nung laboratory technician. O kayo, technician kayo sa radyo, may laboratory technician, yun ang naging papel ko noon. Kaya lang ito, siste! Totoong buhay ito, brad, ha? Sabihin sa'yo ng contractor, tinesting mo ng, technician, strength of materials, tinesting mo ng hydraulic, lumabas, pak! 60%, bagsak. Sasabihin sa'yo ng contractor mong katabi, brad, gawin mo na 75 yan. Ay, hindi pwede, kasi 60 yung reading, eh. Ibig sabihin, bagsak yung materials, uulitin mo yan. Ay, hindi, sabi niya, brad, ako nang bahala sa'yo. Gawin mo na 75 yan. Ay, hindi ako corrupt, brad, ayoko niyan. Naabutan ka na sa ilalim, eh. Tapos titingin doon sa engineer, sabi ni Bobby, 60% daw yung reading. Ha? Hindi ba 75 yan, Bob? 60 po, sir, engineer, 60 po. Sige, gawin mo na 75. Pipirmahan ko yan. May pirma ka o wala? Eh, brad, si engineer nagsabi, pirmahan mo na. Ha? Sabay abot sa'yo. Ha? Ayan, for the boys. Smile and wave, boys. Smile and wave. Nasakripisyo yung proyekto, di ka makapalag dahil yung engineer sinabi sa'yo, pirmahan mo o hindi, pipirmahan ko yan. Kung ayaw mong pirmahan, papirmahan mo sa katabi mo na ibang lab tech 2. Laboratory technician 2. Papirma na lang doy. Ha? Pag pinirmahan mo, guaranteed yung product acceptance, final billing. Bayad na ang pamahalaan dyan. Sa substandard na proyektong nakalusot dahilan sa korupsyon. Inabutan ka na sa ilalim eh. Ayaw mo nga tanggapin eh. Eh kaso naabutan na yung boss mo eh. Ang sabi ng boss mo, ang basa ko 75 yan brad eh. Ayaw mo pirmahan, papirmahan mo sa katabi mo na lab tech 2 din. Di, tanggap ka. Ha? Tanggap o tanggal? Substandard lang ho yan, ha, ang pinagkukwentuhan natin, ha, substandard. Kaya yung mga proyekto, mahinang klase. Eh bakit po kailangan tipirin yung materials eh? Dahil nga sa laki umano na SOP. Eh kasi may tungpat si boss, may tungpat si BD, may tungpat si ganito, si auditor, si ganyan. Ha? Katutungpat, wala nang naiwan na pondo para sa proyekto. May mga proyekto kasi na kung tawagin naman ay pre-arranged. Yung pre-arranged, Joel, yan yung hindi pa binibid yung proyekto, alam na kung sino tatanggap. Pre-arranged yan! Pag sinabing pre-arranged to, kay David yung proyekto na to. Ha? Kahit na anong baba ng bid ni Joel, kay Dave mapupunta. May mabuting usapan na dun eh. KDB yung project na yan, KDB yung, di ba, may list of projects. Pipili na yun, ha, yung mga manok. Ito, itong number 7, tsaka itong number 2, akin to. Asterisk yan yun, bibilugan. Pag nakita ng bidding, ay, kay ano na to, kay David na to. Pre-arrange yan. Yung pre-arrange, niyayari na yung bidding. Kasama na dun yung mga Korean. Magkano Korean? Makano Korea, Opa Gangnam Style. Eh dito sa atin, hindi Gangnam eh. Opa Gambang Style. Kaya pagdating, paglabas ng pondo, proyekto, wala na matitira. Imbis na baka lang ilalagay, kawayan na lang, brad. Dito nagkakaletsi-letsit, nagkakatarantaduhan sa ating mga proyektong pangalsada, ha? Dito sa ating pamahalaan. Pre-arrange, yung sinasabi natin na hindi pa binibidding, alam na ko sino mananalo. Anong tawag doon eh? Ang sabi ni Manong Baby Puerte sa sabungan, chinope. Chope na yung manok. Hindi pa lumalaban, talo na yan, brad. Anong ginawa? Ha? Eh kasi yung manok na isasabong, ang gagawin, ibibitin sa maghapon. Bibitin na ng tali sa paa, yung kaliwa, lalagyan ng bote ng gin na may tubig. O nakabitin na ganun. O bukas tatarian niya, ilalaban sa sabong. Buti ko makapalo pa yun, nangangalay na yung brad.
Ikaw nga bitinan ko na isang sakong buhangin sa kamay, magdamag. Tapos makikipag-boxing ka kinabukasan. Abang tawag dyan ni Chopi. Ito ang pre-arranged bidding. Bidding daw, oh. Pero hindi pa nagbibidding, may nanalo na, oh. Kaya nagkakabutas-butas. Kaya palpak ang ating mga pangalsadang inireklamo ng mga tricycle driver na ang kanilang gulong sa tricycle ay 8-8 na. Eh, pangalawa pa lang yan, ha, Bradley. May pangatlo pa. Oh. Ang pangatlo sa galawan na kung tawagin po, ha, eh yung by admin. Pag sinabing by admin, by administration. Ang magpapagawa ng proyekto ay yung administrasyon. By admin. Eh, teka muna, saan ang galawan dyan? Ganito galawan dyan. Halimbawa mo, 5 million yung proyekto na yun. Na kalsada, maiksi. 5 million. Ipapagawa ng city. O by administration, eh, meron tayong city engineering. May heavy equipment tayo nang gagamitin. Ha? Gagawin yung, empleyado ng ating pamahalaan ang gagawa. Oh. Tawagin nga si engineer, tsaka si engineer, o yung tatlong engineer. Tawagin nyo. Bakit? For the boys. Smile and wave, boys. Smile and wave. Wala namang iniwan sa Korean yan, eh. Pareho din, eh. Anyari, yung proyekto, nagdurusa. Ang dulo, ang taong bayan, ang naghihirap. First Blood. O hindi ba't isang uri rin yan ng isang uri din ng korupsyon? O tas sasabihin, eh kasi yung mga engineer ng city, cadet engineer, hindi po. Pareho po ng kalibre yan sa mga pribadong inhinyero. Ganun din po ang husay niyan. Ang problema niyan, ha, yung mga materyales. Gagamit ka ng purchasing, yung tagabili. Ha? Eh, siyaho. Sabi doon sa hardware, sa engine. Siyaho, magkano? Bakal. Ano klase? Bakal. Bakal standard, bakal substandard, bakal replacement. Bah, dami palang klase yan. Kung gusto ka, may libre ka pa, champoy. Ito, bili ka, tag-otso. O, ito, bili ka, tag-dos, libre pa, champoy. Meron ka pa, tikoy. Babalik ulit tayo doon sa ugat ng problema, korupsyon. Kaya nga, galit na galit ang Pangulong Digong Duterte, hindi niya malaman kung saan niya sisimulan patayin. Nakamura na nga si Pangulo, eh. Putang ina ko, yung papatayin ko kayo. Hindi niya na malaman kung saan niya sisimulan. Ihinto ang korupsyon sa ating pamahalan, yan po'y cancer ng ating lipunan. Isa ho sa pangunahing dahilan kung bakit ang mga proyekto ng ating pamahalan ay pawang pahog-pahog. Sorry po sa mga nasagasaan. Inilalantad lang po natin ang katotohanan ng pangyayari sa likod ng mga istorya. Na kung tawagin ng iba'y istorya sa likod ng mga balita. Eh, parang gusto ko na hong lahatin, eh. Oh? Dati, sinasabi ko hindi ko nilalahati. Parang ngayon gusto ko na lahatin, eh. Dahil miyat miya ang reklamong nakararating sa ating himpilan. Sa kanilang pinitensya sa mga kalsada na ginawa bagong gawa, Brad. Bukod pa dyan, yung hindi ginawa. Yung pinangako ni Konsyal. Voltin nyo kami. Papagawa natin ang kalsada nyo, pasisimento ko lahat ng mga paa ninyo. Pamilira pati pa. Huh? Ay kapag ka kami binoto nyo, lahat ng mga basakan ninyo ay pasisimento natin. Paano ka magtanim noon, Brad Dave, kung yung basakan pinasimento? Eh, wala nga nagawa. May nagawa ba? Oh, pangako sa'yo. Kanta nga ni Ray Valerian, kung kailangan mo bato, idayal mo aking numero. Kung naninimdim, asahan mong ang bato mo'y darating. Kung kailangan mo, bato. Yan, bato na naman pinag-uusapan natin. Eh, yung kapag ka-admin, tahuan ng pamahalan ng gagawa, ang tingnan ninyo, ang tingnan po ninyo,
gano'ng kabilis yumaman ang mga empleyado ng pamahalaan. Ha? Eh dyan mapapansin nyo na. Isang taon lang, oh. Yayaman na yan kagad, parang tumama sa loto. Buwan-buwan tumatama sa loto. Mga tinamaan kayo ng anak ng bakulaw. Parang nililit yun yung taong bayan sa sarili nila, mantika. Eh, yung iba namang proyekto, hindi natapos eh. Kasi kinapos sa pondo. Oh. Hindi po dahil sa pandemya, ha? Naubos ang pondo, hindi dahil sa pandemya, Brad Leo. Dahil na-i-realign. Yung pondo ng gobyerno, pwedeng i-realign yan. Dalahin sa ibang proyekto. Nawalan ng pondo yung pangalsada nyo, nailipat kasi dun sa gagawin tower. Tower of Babel. Ano ba yun? Yung Tower of Babel, eh, yung ginagawa yung para abutin daw ang langit. Oh, nasa kalagitnaan sila, nagalit ang Panginoon Diyos. Ang sabi ng Panginoon Diyos, ha? Bigyan sila ng iba-ibang lingwahe. O natuto ng German yung isa Hapon, yung isa Amerikan, paano sila magkakaintindihan? Hindi natuloy yung Tower of Babel. Alam nyo ba yon? Yung kwento na yon? Oh. Eh, umiingi yung kapangpangan ng martilyo, inaabot sa kanya, lagari eh. Kausap niya, Bicolano. Ay, nako. Paikot-ikutin mo man ang argumento, ang dulo po ay korupsyon. Yan ang babagsakan. Isisisi ba natin ito sa liderato? Hindi po. Ako po, hindi ko isinisisi sa liderato. Oh. Eh, madalas nga eh, yung mga galamay lang. O dili kaya eh, oh, eh, maghanap tayo uli ng tunay na leader. Oh, yung tipong hindi nauuto ng mga alipores niya at ng mga masasamang espiritu na lagi nasa tabi niya. Mga brad, mga tol! Isang taon na lang yan, malapit na. Oh, kailangan na natin ng pagbabago. Hindi kasi nababago eh. Hindi ba pinangakuan kayong ipasesimento yung mga kalsada ninyo kung sila ang inyong iboboto? Patapos na po yung termino sa taong ito. Oh, asa na po yung sementong kalsada ninyo? Wala. Inauto kayo. In other words. Ito mas maigi, mga brad. Lifestyle check nyo. Oh, ilang beses tumama sa loto yan, Bonbon? Pag nakita nyo, eh, dati ito, eh, ang service nito, eh, Honda Beat. Naka Honda Wave, ha? Ngayon, eh, naka SUV na to, may escort pa, may advance party pa, brad. Talaga na ang obvious, eh. Makikita ninyo. Malalaman ninyo. Hindi naman ho kayo pinanganak kahapon na katulad ko. Sino ho yung mga agara na biglang yaman, ha? Eh, sa kapangyarihan, matik yan, brad. Alam na this. Yun lang, ha? Hindi ba't ibinisto ko na sa inyo mga galawan ng mga mandarambong? Sa mga naunang palatuntunang argumento, pwede nyong i-download, pwede nyong panoorin, pwede nyong i-share. Tingnan ninyo mga naibisto sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Paano silang mandambong sa kaban ng bayan? Mga tinamaan kayo ng lintik. Kami na high blood na lang kami dito kasi sigaw eh. Kasi sigaw ng foul! Ha? Di ba sa basketball may referee? Sumisigaw yan ng foul pag mali ang ginawa mo. Oh. Ang nanununtok lang naman ang referee si Jaworski. Tsaka si Big Boy Reynoso ng Hinebra, pero tuwa ang taong bayan. Ha? Bet ng taong bayan ng Hinebra. Mga barumbadong barubal. Eto ba, bet ba ninyo itong mga politikong nilagay ninyo na mga mandarambong? This time around, hinahamon ko kayo. Susunod na halalan, malapit na isang taon na lang eh. Hinahamon kayo, bumoto kayo hindi para sa sarili ninyo. Bumoto kayo para sa mga bata. Silang magpapasa ng mga nilustay ng salapi ng mga politikong inilagak ninyo sa kapangyarihan. Ng mga mandarambong sa ating kaban ng bayan. Ang magbabayad niyan yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, anak ng anak ng asawa ninyo, hindi ko natin pati kapitbahay ninyo, anak ninyo, hindi ganun. Eh, kamakailan lang ho, oh. Eh, pinupuri ko ang City Hall, di ba ga?
Hindi ho ako balimbing. Totoong tao po ako. Pinupuri ko ang administrasyong Bayron sa kanilang pagtatatag ng mini city hall. Nakita ko yun sa Napsan, brad eh. Ha? Mini city hall. Layunin na ilapit ang pamahalang panlunsod sa malalayong barangay. Ba maganda yan. Ang ganda ng layunin. Eh ano pakay? May pagkakaiba yan, Brad Joey, Brad Lando. May pagkakaiba, ha? Yung pakay sa layunin. Ang layunin ay mailapit ang pamahalang panlunsod sa ating malalayong barangay sa West Coast, dyan sa Napsan. Pero anong pakay? Ang pakay ay maitim na balak nitong mga politikong may masamang espiritu. Mangagaw ng lupa dyan para gawing farm. Ha? Okay, ang papayo ko sa'yo, kagawad, huwag ka nang mag-farm dyan sa Napsan. Oo, mag-farm ka na lang doon sa zombies, ano? Zombies versus plants. Plants versus zombies. Eh, pagka hindi mo naharang yun, zombies, eat your brain! Ha? Ah, sip? Sip, kasi walang brain. Pandira kayo, pati ako dinadali nyo eh. Kagawad, sip ka daw dun sa laro na yun. Kasi zombies cannot eat your brains. Why? You don't have brains. Tagilid pala ako dun, Dave, balugi ko. Ay, pag nakain ng mga zombies yung brain ko, ay di, no brains. Eh, pinuri ko po yan. Kaya lang ho, pag nasamahan ng masamang espiritu na may masamang pakay, ang nangyayari sa mga proyektong magandang layunin, nabubulok. Nakakain! Ha? Ng pagkagahaman! Ng ilang mga abusadong politikong may masamang espiritu. Kaya nga po, ho, totoo ang kasabihan eh. Sabi ng lolo ko, kapag ka malapit ka sa kalan, nauuna kang sumandok ng ulam. Ganun ba yan? Kaya pala lumalapit sa kalan yung masamang espiritu para maunang sumandok ng ulam. Ha? Eh, abutan ko kaya ng gatong ito. Yung gatong na may apoy ha, yung may baga. Huwag iabot mo sa kanya para mapaso. Ha? Tama na. Tama na at alam na naming mayaman ka na. At di ako naiinggit sa'yo, Brad. Ha? Eh kasi, oh, ang sabi ni Kristo sa banal na kasulatan, tingnan ninyo, mas madali pong lumusot ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na lumusot sa butas ng palakol. Eh bakit? Sige, magpayaman ka. Magpayaman ka, Brad. What benefits a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano daw ang mapapala ng isang tao na mapasa kanya ang yaman ng buong mundo? Ngunit maligaw ang kanyang sariling kaluluwa. Brad, baka mapunta tayo sa sitas niyan. Dahil nadadala ang aking emosyon, nalulungkot ako. Oh? Sa mga galawan yung ganito na wala na kayong inisip kung hindi mapanglamang, makapang-abuso. Oh? Sa inyong mga kapwa-tao, lalong-lalo na ang mga mahihinang mamamayan. Pero wag ako. Don't me. Different me, Brad, ibahin mo ako. Dahil hindi po ako tatakbo. Lalaban ako. Si may nagtanong sa akin na kagawad, Brad eh. Kaya ba ni Brad Tommy, gusto nyo tumakbo konsyal? Eh, bakit to? Ha? Eh, tumakbo na lang kayo ng konsyal para mapalitan nyo yung kumag dito. Eh, ako, ang sagot ko dyan eh, kagawad. Ang sagot ko sa'yo, hindi ako tatakbo. Hindi ako tatakbo, lalaban ako! Ang extra 25 ba? Hindi ba pang ano yan? Pang pampalakas ng tuhod? O, parang alam ko na yan eh. Guwaping sa TV. Sikap balingit. Uy talaga? Ikaw yung sinasabi kong ganda ka din eh. O yan ang modelo ng mga kapitana. Kay Neuron Marines, Bigwas TV. O magandang umaga po sa inyo. Kay Kap Balingit ah. Idol na idol ko yan eh. Parang gusto kong kumanta pagka naglalakad si Kap Balingit. Sexing, sexing.
May ganung kanta eh. Yung, naalala mo yan, Joel, pagka nakita mo yung uyab mo, yung girlfriend mo, parang may batingting sa tenga, di ba? May mga kumakan, parang opera eh. Ganyan daw. Pag nakikita mo yung uyab mo, ganyan. May mga wala ka jowa. Sama ka sa akin, bibilihan kita sa NC. Oh, ang dami doon, sale ngayon eh. Buy one, take one, jowa. nako, wag kayong mag-agawan sa teacher, ha? Yung sinasabihan ko yung kanina, wag kayong mag-agawan sa teacher. Ano ba meron dyan? Pantasyan yung teacher eh. Oh, kung kanta lang pag-uusapan eh, di kumuha ka na lang ng bakla. Ba't natin ka tayo sa bakla? Oh, yung magagaling kumanta yun. Long playing pa, Brad. Ha? Ay, magandang umaga kay Brad Tommy Abile, nanonood pa. Ha? Nako-conscious ako sa'yo, Brad, eh. Pinipilit ko maging seryoso, eh. Para gayahin yung bigwas, eh. Pero hindi ko talaga kaya. Ito na yung pagkatao ko. Ha? Kasi jolly ako. Jollibee. Si Brad Tommy nanonood sa atin buhat dyan sa Carolina Reaper. Ha? Namimitas ng mga siling maanghang, ha? Pambira, pag nadapuan ang daliri mo niyan, Bradley. Oh, pag nadapuan yung daliri mo niyan, oh, isubo mo, Brad. Oh, dalawa tutulo sa'yo niyan, Brad. Tulo luha, tulo uhog. Eh, napakahangang yung ano eh, California, ayun, Carolina Reaper. Pero meron isa yung tangmado na jalapena. Yun, natitira ko yun, Brad. Okay, yun, yung second. Pero yung Carolina Reaper, yun na lang yan, Brad. Yoko yan. Parang nung tinikman ko lang, eh. Isang patak lang, tinikman ko, parang pumuti lahat ng buhok ko. Subukan nyo. Oh, kala nyo, naglolo ko lang ako. Model kayo sa tangmado. Oh, 1,000 lang naman isang ganyan. Oh, tapos kunan nyo ng 1 patak. Patak nyo sa dila nyo. Oh. Sabihin niyo sa akin kung ano nangyari. Meron nga yung kasama ko, tinikman din isang patak, Brad. Nagtatakbo eh. alam mo kung anong dialogue? Nung nagtatakbo, pagkatikin mga, nagtatakbo sa inang ko po! Inang ko po! Mainit! Tawag nanay. Ha? Lang yan tangmado na, pag-usapan natin yan tangmado. Kaya minsan, itinatama ko rin. Minsan, mali yung mga termino ng English na ginagamit. Oh. Halimbawa, Brad Dave, back and forth. Laging ginagamit ng English yan, back and forth. Ibig sabihin, balik papunta. Ay, paano ka makapupunta kung bumalik ka na? Ang tama, port and back. Pupunta ka muna para bumalik ka. Di ba? Eh sa kanila, babalik ka muna bago ka pupunta eh. Bakit? Mali! Oh, sa mga military, sa mga pulis, lagi sa pelikula, napapanood ko, sinisigaw pa nila yung Brad eh. Lock and load! Eh ako po, triple PSA, as a shooter, practical shooter, hindi ko magawa yung lock and load. Dahil pag nilock mo yung baril mo, hindi mo na mailo-load. Kailangan i-load mo muna bago mo i-lock. So dapat, ang sigaw nila, load and lock! Hindi ba mali? Sinubukan ko yung lock and load eh. Nilock ko yung baril ko, tsaka ako nilo... Hindi ko ma-load eh. Nakalock eh! Pambira talaga kayong mga kano kayo. Puro kayo American junk. Mali-mali tinuturo nyo sa amin eh. Sabi nyo, delicious apple. A is for apple. Delicious apple. Bakit nilagyan nyo pa ng delicious? Tinikman ko, hindi naman masarap eh. Alam mo ba, pag pumunta ka sa Estados Unidos, ang apple o mansanas, pag hinawakan mo at nilaglag mo sa lamesa, mababasag. Malutong yan. Bakit ang delicious apple na nakakarating dito sa ating bansang Pilipinas, yung Pasko? Kinakagat mo na, Brad! Ha? Parang siopaw! Malabo na! Hindi naman masarap! Alam nyo, kaya sinasabing delicious apple, para tuwing Pasko, bibili tayo ng kanilang surplus.
yung hindi kinakain sa kanila, yung tinatapon na nila pinapakain sa mga baboy, ipapadala sa mga Asian country katulad ng Pilipinas. Bibili tayo ng delicious apple. They're delicious eh. Hindi delicious sa pagkain na ng baboy yan sa Estados Unidos eh. Oh! Ang totoo niya, hindi na kinakain yan doon. Ginagawa na nga apple pie. Pero Brad, yung mga nasa abroad, yung mga nasa New York, may nanonood sa atin, alam nila yan. Oh, punta kayo sa mall, bili kayo ng banana. Brad, mahal ang banana doon. Alam mo ba ang worth dito sa atin ng isang saging sa kanila, Dole Philippines? Isang saging is worth 130 pesos. O bumili ako sa 7-Eleven sa Makati. 82 pesos, isang saging! Yung lakatan, Brad, na galing Mindanao, mahal. Dahil yan ay tropical fruit, pag nakarating sa kanila, good pa. Banana for rent, frozen banana. Banata ng mga kano, banana split. Bibiyakin nila sa gitna, lalagyan ng ice cream, banana split. Eh, yun ang prutas. High rich in potassium. Ano naman pangontra ng mga kano? An apple a day, keep the doctors away. Ooh, borit. Maniwala ako sa'yo. Bebenta ka lang ng American junk dito sa amin eh. Bebenta ka lang ng apple na tinatapon ninyo na dyan sa inyo eh. Kami, pag nagbenta kami ng saging sa inyo, napakamahal ng saging ng tropical countries, meron pa isa eh, mango. Asian countries din yan, mango. Ha? Ay, pero may gumagawa sa atin ng dried mangoes, di ba? O, dried mangoes. Eh, wala sa Estados Unidos niya, mahal sa kanila yan. Meron kasi tayong kababayan, papunta ng States, sa International Airport, chinek siya ng mga gwardiya. Kasi may dala siyang ano eh, dala siyang karton. Daing. What's a smelly thing? What's that inside the carton? That's smelly. Dried pussy. Tinutukan siya ng baril. What? Dried pussy. Daing na pusit. Hindi sila nagkaintindihan eh. Kaya nagalit yung mga gwardiya ng immigration eh. Dried pussy. Ang ibig pala niyan sabihin, dried pusit. Daing na pusit. These are dialectical infringement. These are dialectical war. Minsan hindi tayo nagkakaintindihan eh. Maski sa ating bansa, di ba? Magkakaiba yung salita. O pagka sinabi sa'yo ng kapangpangan eh, bastos sa Tagalog eh. Sabi ng kapangpangan, asa pukin bola, kinlalaman tete. Pag tinagalog mo yun, nasapo ko yung bola sa ilalim ng tulay. Pero pag sinabi ng kapangpangan, parang bastos eh. Asa puking bola, kinlalaman tete. Siyapong larat, pangarat, kabayo. Iba-iba. Oh? Kaya nga hindi nagkakaintindi na, pero ito, naiintindihan natin ito, mga Brad. Kung bakit butas-butas ang mga pangalsada sa atin sa lungsod. Sinong yumaman? Sinong dakila? Sinong tunay na baliw? Baliw kayo. Oh. Tapos magmamaang-maangan kayo. Papamakeup kayo. Papakuha kayo ng picture. Ipoposter nyo. Didikit nyo sa pintuan ng multicab. Lalagyan nyo ng ambulansya. Sipain kita dyan eh. Pag namatayan sa kayo ng ambulansya, mga lolo't lola namin, ha? Ipe-payroll nyo sa tanggapan ninyo. Pagkatapos, sa halalan, huhukayin nyo mga pangalan at apelido ng lolo't lolo, pabubutuhin nyo pa. Hindi ba, anong klaseng galawan yan, mga Brad? Bistado na kayo, oy! Huwag kayong ganyan, umayos kayo, ha? Bistado ko na kayo, eh. Nana kayo masyado, mga Brad. Sinasabi ko rito, base po sa aking nakita, base po sa aking nadinig, base po sa aking naunawaan sa pagsasaliksik. Hindi ako nag-google, ha? Kasi may isang mamamayag dito, ginugol ko, google ka talaga. Huwag kang google ng google. Meron pang isang mamamayag, ang sabi, YouTube. Pambira ka, tubuhin kita dyan. Anong tub? Ano, Toblerone?
Minsan, sinasabi natin, we get the things right. We use the right words. Gamitin natin yung tamang salita, angkop sa mga pangyayari. Precise, concise. Hindi po pwedeng basta na lang kayo nagsalita. Kung sabihin nyo, teacher ang asawa ko, ginugulpi ko. Brad, may pantasya ka talaga sa mga teacher, kaya pati mga tuta mo, teacher din ang tabi. Ha? Kayo ba nung nag-aaral pa lang sa elementary, teacher's enemy number one, lagi na lang pinagagalitan. Kaya kayo, ang inyong avenge, to avenge, dun sa mga teacher. Lagi may imbob na teacher, di mo napansin? Kanina sa palatuntunan ng bigwas, nabanggit ko yung inireklamo teacher eh. Siguro teacher's enemy number one kayo nung mga maliliit pa kayo. And I'm sure nung maliliit pa kayo, maliliit pa rin. Bakit hindi lumaki? Tinatanong ko lang, Brad. Nagagalit ka kagad. Bakit hindi lumaki yung maliit? O, sinungaling? Sabi ng mga magulang ni Brad, lolo mo pala yun. Ang magulang ni Brad Tommy Abili, lolo mo. Anak, huwag kayo ka masyado nagsisinungaling at hindi ka lalaki. Ay, kita niyo? Eh, totoo naman yung sinabi! Lumaki ba? Hindi, sa totoo niya may lumaki naman eh. Ano? Tiyan. Saka sapatos. At least may malaki. May lumaki. Ayon! Gasili. Ay, huwag kayong mangantsaw dyan ha. Tinikom ko na kasi yung aking aklat ng kabuhayan. Kaya panahon na ng ating pagkakasiyahan sa ating punghuntahan ngayon. Iniatid ko lamang po ang ngiti sa inyong mga labi. At ito po yung totoong pagkatao ko eh. Ako po eh Jolly. Jollibee. Napanood ko kasi Brad Dave. Nagsiserve ako. Yung mascot ng McDo. Napanood mo ba yung mascot ng McDo? Kumakain doon sa Jollibee? Brad, pag nakita ko yung sa Jollibee, yung mascot ng McDo, kumakain sa Jollibee, batukan ko yung Brad. Patino ka kumakain! Hindi kasi naka-off daw siya eh. Naka-off at saka umu-order siya ng hindi niya masabing hamburger. Mac-burger. Walang Mac-burger doon, hamburger doon. Sipain kita dyan eh. Si Jollibee ba nakita niyong kumain sa McDo? O yung parang bubuyog? O hindi yung kumakain sa McDo, pero si McDo, kumain doon sa Jollibee, Brad. Pinagtitinginan siya ng tao, mascot yun eh, kahit na naka-day off ka. Brad, ko ako manager ng McDo. O hindi lang kita sisipain, tatanggalin sa trabaho. Bibisayin pa kita. Pinakaya mo. Pambira, ang dami kong tawa eh. O napadighay-dighay ako eh, kasi iniinom ko, hindi beer eh. Kape. Mahirap yung pagkayong kape, Brad Day. Pag sobrang tawa mo, lumabas sa ilong. Parang nalulunod-lunod ka na dun eh. Pero okay na rin sa akin yung lumabas sa ilong. Normal lang yan eh. Masama niya pag lumabas sa tenga. Ayawan na yung Brad, endgame na yung pagka ganun. Ito, kwentong tambay lang itong pinagkukwentuhan natin eh. Pasensya na po yung ating mga tagapakinig, lalo na yung mga maseselan. Yung mga kabataan, medyo ipalayo-layo nyo muna doon sa speaker, sa pinanonood nyo ngayon. Yung content po, hindi ho angkop sa mga bata. Ha? Papanoodin yung mga bata ng Elsa, o kaya Tom and Jerry, ganyan. O kaya yung mga TikTokers. Huwag na ho dito kasi medyo maanghang at masiselan yung ating ginagamit na salita. Kasi mga bata gusto lang yan eh. Pareho ni Konsyal. Konsyal, turuan kita. Idikit mo yung palad mo ganyan sa menu mo. Tapos sumayaw ka. It really hurts. Ang magmahal ng ganito, it really hurts. Tatlo na asawa ko, it really hurts. Masal ka masakit yan, tatlo susustentuan mo, ako nga isa eh, kanda ko ba ako eh. Tatlo na sinusustentuan ko, it really hurts. Kailangan mo ng gumambang, kaya pala gambang ka ng gambang, tatlo sinusustentuan mo, kukumag ka eh. Anyway, ipinaliwanag ko po sa inyo, mga
mga kawe, mga kapanalig, yan, no? Atin po mga kaargumento. Ipinaliwanag ko po sa inyo kung paano pong nangyayari na nasisira ang mga proyekto. Yan po ang puno at dulo, eh yung pong korupsyon. Yan po ang dapat tutulan. Paano nating matututulan? Nalalapit na naman ho ang halalan. Tayo na naman po ang maglalagay ng mga politiko sa kapangyarihan. Mag-isip po tayo. Isipin natin, huwag yung mga mandarambong, huwag yung masasamang espiritu ang ating iboto. Huwag yung nagbigay sa atin ng pera. Tanggapin nyo yung pera, iboto nyo yung kursunada. Huwag kayong pauuto! Sa mga masasamang espiritu, yan lamang po ang tagubilin. May tagubilin na ako. Yan lamang po ang tagubilin ko sa inyo, mga kapatid. Maawa po kayo sa mga susunod natin sa aling lahi. Inilalantad po natin ito sa palatuntunang argumento kasama po ang aking team. Ha? Para po ihalahad sa inyo ang katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Ito lamang po ang ating susi, ang ating pag-asa. Ha? Ang sabi nga nila, kami lamang po ang himpilan dito sa buong lalawigan ng Palawan. Ang himpilan ng radyong okay. Wala nang ibang okay, brad eh. Tayo lang naman yung DW okay. Tayo lang naman ang himpilan ng radyo na okay dito. Kayo, okay ba kayo dyan? Minsan bandera ka ng bandera, kapos naman eh. Banderang kapos. Na may pantasya sa mga teacher. Nako, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakaniig sa impapawid sa loob ng isang oras na ating paghahatid. Kasi yan, pagkahatid impormasyon at kaalaman sa inyo, sa abot ng aming makakaya. Ako po ang aking team. Si Dr. Leo at si Dr. David, ako po ang inyong Commander Latigo Bobby Aquino Mabangis Mabanglo, ay bumabati po sa inyo ng masaganang pananghalian. Hanggang sa araw po ng Lunes, magpapahinga ako ng Sabado Linggo. Sabi ko, pero malamang maging karpintero ko pag inutusan ako ni Inday Norma. Maraming salamat po sa inyong pagtatiga, ha? Sa inyong pong pag-review, sa inyong pong pag-share, sa inyong pong pag-follow sa ating pong edisyon ng Palatuntunang Argumento. Dito po sa Bigwas Station Official, kung nasa YouTube. Pero kung nasa Facebook, DWOK pa rin ang gamit natin, 107.9. Maraming salamat po, hanggang sa araw po ng Lunes, muli tayo magkanig sa impapawid. Magandang tanghali po, masagana pa ng halian. Follow!